tayo sa engagement party. Ang sabi mo may masamang nangyayari. Paano mo nalaman na may gulo na magaganap ng gabing yun? Ikaw? Kuya, bakit mo ko dinukot? Dahil balang kumataan ang kasama ng walang niyang Danielel. Pinoprotektahan kita sa sarili mong katangahan! Isa ako sa mga naging babae mo noon. At yung lalaking nanakit sa akin, ikaw yun. I'm sorry. Aha! Ano ginagawa mo dito? Dito mo ba tinatago yung babae mo, ha? Wala ko ibang babae. Liar! Uy, Juana! Ginagawa niya. Iniisip niya siguro na alam natin kung nasan si Katrina. Saan ka pupunta, Katrina? Kahit maghapon mo pa ako sanda, wala ka sa akin mahihita-hita. Dahil ako mismo, hindi ko alam kung nasa si Katrina. Imposible yan! Ibig sabihin, iniwan niya na tayong dalawa. At sana tanggapin mo na rin. Did you change your mind? Ikaw ako mukha kay Katrina. Joanna, sa machit na ako. Nasa si Katrina. Teka, bakit mo iniisip na alam ko kung nasan si Katrina? Dahil matagal ka na may galit sa kanya. Dahil matagal ka na gusto mong mawala siya sa buhay mo. So what? Anong tingin mo sa akin? I was in the hospital the whole night nung nawala si Katrina. Alam mo yan? Maaaring meron kang inutusan para kung wala si Katrina. Anong sa tingin mo? Ako yung type na may kakilalang goons? Believe me, hindi ako yung kumuha kay Katrina. Palagi ko meron kang tinatago sa akin. Isipin mo kung anong gusto mong isipin, Daniel. Wala akong magagawa. Sir, nagre-ring po yung phone niyo. Si Ma'am Emily po. Naiilang ka sa akin. It's my fault. Sige, sagutin mo na yung tawag ni Emily. Nathan, bakit? Alala po si Katrina. Hindi ko na po siya mahanap eh. Tunay na po siya umalis. Iniwan niya na ako. Mami. Kaya po pala. Akala ko po si Mami. Okay ka lang ba, Nathan? Papa. Paano niyo po nalaman na yan yung ginagawa sa akin ni Mami pag malungkot ako? Naikwento niyo sa akin. Ayan po ba? Wag, tita. Ayoko. Si Mami lang pwedeng kumuhan. Pero... Please, tita. Okay lang ako. Iwanan niyo ako. Please. Iwanan niyo na ako. Gusto ko lang mapag-isa. Venue na pinagpipilian natin. Kung akong tatanungin mo, parang ito yung gusto ko, itong Salvatore. Pero ang suggestion ni Jean, ito daw Cassandra's Garden. Maganda nga siya, kaya lang, paano kung umulan? Hindi masisira yung reception natin. Kaya, ikaw, sa tingin mo, anong gusto mo? Marco. Emily, talaga bang kailangan mo ang tulong ni Jean para sa mga arrangements?
Eh, siya naman kasi ang nag-offer. Nahihiya naman ako. Parang excited na excited siyang tumulong eh. Bakit hindi lang tayo kumuha ng professional wedding planner? Eh, para ano pa? Maayos naman si Jean. Napaka-efficient naman niya. Wala naman kaming nagiging problema. Kahit na. Marco, parang ikaw ang may problema. Ano ba yun? Naiilang ako eh. Bakit? Dahil pinsan siya ni Jane? Hindi lang yun. Nagkausap kami kagabi. Masabi niya, nagkakilala na raw kami dati. Talaga? Saan? Hindi ko maalala eh. Nang sabi niya, naging isa sa mga babae ko raw siya noon, nung binata pa ako. Eh, hindi ko matandaan eh. Siguro na-offense siya. Eh, nahiya naman ako sa sarili ko. Galit ba si Jean sa'yo? Hindi. Eh, hindi naman pala eh. Baka wala na sa kanya yun. At hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita. Tama. Baka wala na nga sa kanya yung nakaraan. Sa dinami-dami ng aking minahal, panandalian lamang at ilan ng nagtagal. Pero talagang hindi mo maalala? Hindi eh. Ganun ba talaga kadami yung mga babae mo noon? Hindi mo na maalala mga pangalan nila. Kung sa bagay, walang hiya ka naman talaga noon. Oo nga eh. Galit ka ba? Hindi. Pero alam mo, naiintindihan ko ang nararamdaman ni Jean. Dahil noon yun din ang naramdaman ko. Isa pa lamang ang inaasamasam. Ang nakalipas, di maaaring balikan. At kahit iba na ang minamahal. Alam mo naman na ikaw lang ang minahal ko, di ba? Ngayon, alam ko yun. Pero noon, niisip ko na isa lang ako sa napakadami mga babae na niloloko mo. Lalong-lalo na nung ipinalit mo ako kagad para kay Jane. Pero Emily, mula nang nakilala kita, ikaw lang ang minahal ko. Hanggang ngayon, ikaw lang ang mahal ko. Kung sino man ang siyang may-ari ng iyong puso, ang bawat pangalan, kalaro, kaibigan, isa pa lamang ang minahal ko ng ganito. Kahit iba na ang minamahal mo, kung sino man ang siyang may-ari ng iyong puso, ang bawat pangalan, kalaro. Mga exclusive behind-the-scenes happenings na di dapat palampasin ngayong week sa Walang Hanggan TV. Nagkamali ako to sa first impression ko. Log on na sa www.abs-cbn.com to watch the full webisodes of Walang Hanggan TV. Pinagluto ko kayo ng ulam kasi alam ko wala ka pang nakuhang kapalit ni Perla. Salamat, tita. Rose, ihanda mo ito mamaya, ha? Salamat, tita, ha? Nathan, okay ka lang ba? Okay lang po, manahin niya. Nathan, alam ko nalulungkot ka dahil nawala si Katerina. But you have to find a way to move on. Hindi ko kaya din. I miss Katerina so much. May magagawa pa kami para mabawasan man lang yung lungkot mo. Okay lang ho ba, Dad, kung babalikin natin si Mama dito? Si Mama? Bakit? Ba't naman si Mama? Kasi makatulong po siya sa akin eh.
maliban po kasi kay Mami, siya lang po ang nakakilala sa akin. I don't think that's a good idea. Kung ayaw niyo naman, Dad, baka pwede niyo pong imbitahan si Tita Jean na tumari dito. Si Jean? Bakit naman siya? Magaan ko kasi yung loob ko sa kanya eh. Nathan, pwede ba huwag mo nang gambalain ang Tita Jean mo? Ako na lang kakausap sa mama. Sabihin ko sa kanya na bumalik siya dito. Nathan? Nathan, kamusta ka na? Ayos lang po, Manahenia. Nathan? May gusto sana akong itanong sa'yo eh. Noon kasi napula ko, parang ayaw mo sa Tita Jean mo. Bakit biglang-biglang parang ngayon eh, magaan na magaan ang loob mo sa kanya? Nung isang gabi po kasi, tinulungan niya ako. Tinulungan ka niya? Malungkot po kasi ako nun. Nilapitan po ako ni Tita Jean. Hinimas niya po yung tenga ko. Pakiramdam ko nga po nun, manangyan niya. Parang si Mami umihimas sa tenga ko. Parang nagbalik si Mami. Sa katauhan ni Tita Jean. Musik. Ano ko ba, Tomas? Hindi ka nagpapakita sa akin. Pasensya na ako kayo. Eh, nakasikaso lang. Gusto na yung bagong business natin. Boss, maayos na maayos na. Lahat pwede na natin buksan ng Gidote Imports. Boss, sa tingin nyo ba hindi natin kailangan palitan ng pangalan ng kumpanya natin? Hindi. Hindi natin babaguhin ang pangalan. Dahil alam ko, yun ang magdadala kay Emily pabalik sa akin. Babe, sorry. Medyo busy ako ngayon eh. Inaayos ko yung nalalapit na pagbukas ng bago kong kumpanya. Ah, Joanna, pwede ba ako manghingi ng pabor sa'yo? Ano yun? Puntaan mo naman si Katerina. Dalhan mo naman ang pagkain. What? Ayoko! Joanna naman, oh, please. Sige na, ayoko naman mamatay dahil sa gutom yung kapatid ko. Sige na. Okay, fine. Kahit kailan talaga. Buwisit ng Katerina na yan sa buhay ko. Mabuti hindi ka nagtatangkang tumakas. It's useless anyways. Kailangan makita, Daniel. Alam ko si Tomas na nagmamay-ari ng kumpanya namin. Alam mo ba kung anong pangalan na ginagamit na ngayon? Oh, kumain ka na. Joanna, nagmamakaawa ako sa'yo. Tulungan mo naman ako makatakas dito. No, Katerina. I won't. Alam mo namang mali ito, di ba? Hindi ito dapat ginagawa ni Kuya. Alam kong mali. Pero na-realize ko yung benefits ng pagtago sa inyo, Tomas. Hindi na kayo magkakasama ni Daniel. Hindi mangyayari yun. Kasi hindi titigo si Daniel hanggat hindi niya ako nahanap. Wow! Ang feeling mo naman dyan. Ngayon, pinaghahanap ka nila. Pero pag natanggap ni Daniel na hindi ka nababalik, nakusa mo siyang iniwan, magsasawa din si Daniel. He'll stop looking for you, and soon, he'll forget all about you. And I will be right here to comfort him. So, kainin mo na yan. Wala akong panahon sa kahit anumang binabalak ni Tomas. Alam kong bahagi ng buhay ko ang Gidote Imports.
Pero ang importante ngayon, ang inaharap. Kailangan ko makita si Katrina bago pa siya mahanap ni Nathan. Phenomenon. Walang hanggan. Patuloy na namamayagpag sa TV ratings gabi-gabi. Phenomenal ang feedback sa social media at iba't ibang networking sites. Phenomenal ang official soundtracks. Platinum na ang volume 1. May volume 2 pa. Inudubog ang mga mall shows. Phenomenal award-winning cast. Paolo Angelino. And the ONG actor of the year is Coco. My special star studio at preview magazine pa. Binebenta na rin ang official Walang Hanggan Infinity Ring at Necklace. Mag-log on sa www.abs-cbn.com para sa Walang Hanggan TV. And get exclusive updates straight from the cast. Abangan din ang pagsabak ng ating mga bida sa Sinimalaya. At pinag-uusapan na ang malalaking pagbabagong dulot ng pagdating ng phenomenal actress, Yula Valdez. The Philippine Phenomenon. Walang hanggan. Wala ka man lang bang ibibigay sa akin totoong spoon and fork? No way! I'm not stupid. You can use that to hurt me. Hirap na hirap na kasi ako kumain dito eh. Eh di magkamay ka. Sanay ka naman magkamay, di ba? Eh baka po pwede naman kahit tubig man lang, bigyan mo ako. Fine. Saan ni Tomas ang Gidotti Imports? Opo. Inaayos na nga nila yung party para sa launching nito. Ma, ayos lang mo ba kayo? Oo naman. Matagal ko naman ang natanggap na wala na yung kumpanya sa akin. Nagbago na rin ang priorities ko. Ikaw, Daniel, okay lang ba sa'yo yung lahat ng ito? Alam ko ho ba ng araw may bibili ng kumpanya natin. Pero hindi ko naisip na si Tomas pala ito. Ma'am, pinagtataka ko lang kung saan nakuha nito mas ang ganong kalaking halaga. Napalagay ko may backer siya. At si Miguel ito. Si Miguel? Boss, inaayos ko na po yung party ng relaunch ng Gidotti Imports. Sino bang gusto mong imbitahin? Siyempre, lahat ng mga alta. At ang VIP guest natin, si Emilia Gidotti. Kung iisipin ninyo, kagaya ng paghihinala ko dati, si Tomas ang nagplanta ng lahat ng ebidensya para maidin ako. At kasabay na pagnanakaw ni Miguel sa kumpanya natin ay ang pagyaman ni Tomas. Kaya si Tomas at si Miguel ay magkasabwat. Mas alam niyo, sa tingin ko hindi darating yun eh. Bakit hindi? Eh, siyempre naman po, dati niyang kumpanya yung bubuksan natin ngayon. Sa palagay mo ba kaya ng pride niya? Oo. Darating si Emily. Dahil magiging bahagi siya ng kumpanya natin. Ibig sabihin, si Miguel na ang bagong may-ari ng Gidotti Imports. At alam ni Tomas kung nasaan si Miguel. Ibig mo sabihin? Ihahayang mo siyang vice president. Bakit?
para matulungan ka niya sa pagpapatakbo ng kumpanya para mabantayan natin ang bawat kilos niya at para may paraan ako para makita siya. Ano naktam si Nathan? Hindi ko siya nakikita maghapon eh. Hindi ko alam kung nasa loob lang siya ng bahay o baka nasa labas siya. Si Joanna? Nasa loob siya. Teka, akala ko ba naniniwala kang walang alam si Nathan? Hindi si Nathan ang susundan natin ngayon. Si Joanna. Dahil naniniwala ako may kinalaman siya sa pagkakawala ni Katrina. Joanna, pupunta mo na ba si Katrina? Oo na, papunta na ako. O sige, bilisan mo ha, kasi may ginagawang kalokohan si Katrina eh. Hoy, kung utusan mo ko para mo kong alila, hindi mo ko binabayaran, eh kung hayaan ko siya. Pasensya ka na, may ginagawa kasi talaga siyang kalokohan eh. Eh bakit kasi hindi na lang ikaw ang pumunta? Sorry, hindi ako pwede, may importante akong gagawin eh. Sige, salamat ha, pasensya ka na. Nathan, hanggang ngayon ba si Katrina pa rin nasa isip mo? Kalimutan mo na kasi siya. Hindi ko kaya, Joanna. Si Katrina ang buong buhay ko. Kung wala siya, hindi ko alam ang gagawin ko. Parang wala nang saysayang lahat. Parang wala nang dahilan mabuhay. Nathan, huwag mong sabihin yan. Nararamdaman ko, Joanna. Kung hindi babalik si Katrina, tatapusin ko na to. And this time, tototohanin ko na. Nathan, you need to get out of that rut. Bakit hindi ka mamasyal? Maybe you can do something for me. At least, madidistract ka kahit sandali. Alam mo, all you have to do is dalhan ang pagkain yung kaibigan ko. I'll give you the address. Sa gawin mo, please? Malay mo, may magandang surprise na kihintay sa'yo. Okay.
Nakaka-OMG ang galing! Nakaka-OMG ang dating! Kaya naman deserving na deserving ang ating Actor of the Year sa Yahoo OMG Awards 2020. Sa'yo po, ang nagdala ako na pamilya. Ikinararangal ka namin, kapamilya! Tips. Johanna. Wala si Johanna. Bakit bigla nang bago ang isip niya? Hello? Opo. Sige po. Saan niya lang mama mo? Nasa bahay daw ngayon si Tomas para kausapin siya. Bakit anong kailangan sa kanya ni Tomas? Hindi ko alam eh. Pero nakikiusap ang mama mo na sana nandun ka para harapin si Tomas. Making business ako. Nabili mo lang ang kumpanya namin, Tomas. Kaya nga ako nandito para alukin ka ng trabaho. Ano itong gusto mong i-alok sa akin, Tomas? Oh, Tomas. Ano nangyari kay Katerina? Pinapunta ko dun si Nathan to check on her. Johanna, kilala mo kapatid mo. Baka kung anong gawin niya kay Katerina. Si Tomas ang kumuha kay Katerina. Narinig ko siya sa telepono. Kausap niya si Johanna. Sigurado ka? Punta mo naman siya, oh. Please, siguro din mo walang gagawin si Nathan sa kanya. Utang na loob, Johanna.